Kumusta mga ka-anime? Sa nakaraang chapter ay ipinakita na si Kenpachi ay inilabas ang kanyang Bankai sa unang pagkakataon, kung saan ay sinalubungan niya ang pag-atake ni Gerald Valkyrie at hinati niya nga ito. Isang kahangahangang pag-atake ni Kenpachi. Dahil ang mga ibang Shinigami kasama ang mga Bizard ay hindi man lang magawang magalusan ng malubha si Gerald. Isang Bankai na may kakayahang hatiin ang sinuman o anuman. Habang pinagmamasdan nila Captain Byakuya at Captain Toshiro, si Kenpachi ay balak sanang lapitan ni Toshiro. Pero agad nga siyang pinigilan ni Byakuya. Dahil dito ay napaisip si Toshiro kung bakit hindi sila maaaring lumapit. Pero ayon kay Byakuya na mukhang hindi nila ito maaaring malapitan sa ngayon dahil si Kenpachi ay tila wala sa kanyang sarili. Biglang tumalon pabalik si Kenpachi at tila biglang naghanda sa paparating na mas matinding labanan na ikinagulat naman ng dalawang kapitan. Pero kaya pala ito ginawa ni Kenpachi ay dahil si Gerald Valkyrie ay unti-unting nabubuo. Siwas ni Gerald sa kanyang espada ay halos mahati na ang buong lugar na kinaroroonan nila. Pero bago pa nga ito tuluyang bumigay ay pinigilan ito ni Toshiro gamit ang kanyang yelo. Divine authority ng Diyos, ang pinakamatapat sa lahat. Kahit na sa kamatayan ay handa kong iwasiwas ang aking espada. Sa pag-atake ni Gerald upang tapusin silang lahat ay biglang sinalubong ni Kenpachi. Pero ang paggamit ng Bankai ni Kenpachi ay hindi pa perpekto at hindi pa handa ang katawan niya sa lakas ng Bankai na ito. Dahil dito ay bumigay ang kanyang braso at bigla na lang itong naputol. Take note ka anime, ang lakas at anyo ng kanyang Bankai ay hindi pa perpekto at hindi pa niya kontrolado. Pero kaya na niyang hatiin ang katulad ni Gerald Valkyrie. Ayon kay Yachiro. Ah, pasensya ka na Kenchan, mukhang naglabas ako ng sobrang kapangyarihan mo. Mukhang ang katawan mo ay hindi pa kayang panghawakan ito. Dahil sa panghihina at hindi pa handa ang katawan ni Kenpachi sa lakas ng kanyang Bankai, ay hindi na nga niya nagawang mapigilan si Gerald Valkyrie, kung saan ay isang direktang pag-atake ang ginawa nito sa kanya. Napansin ni Gerald na buhay at humihinga pa si Toshiro, kung saan ay inatake niya ulit si Toshiro. Ngayon ka-anime, kung mapapansin nyo sa mga last chapter ay ilang beses na nga din nabanggit ang tungkol sa laki ni Toshiro, na parang hina-highlight nga ni Kubo ang tungkol sa height ni Toshiro. Pero bago pa nga siya direktang tamaan ng pag-atake ni Gerald Valkyrie ay ginamit ni Byakuya ang kanyang Senbon Sakura upang mapigilan ito. Captain Toshiro, ang iyong Bankai ay umabot na sa limitasyon. Pero ayon kay Toshiro, hindi pa ito yon. Sino ba ang nagsabi na pag naubos na ang aking Ice Petal, ay ito na ang katapusan ng aking Bankai? Dumating na ang panahon. Bankai. Daigure Shorin Mara.
mawala ang lahat ng ice petal ni Yorinmaru ay masasabing kumpleto na ito. Ang aking kapangyarihan ay hindi pa rin sapat para magamit ang buong kapangyarihan ni Yorinmaru. Hindi ako sigurado, pero kaya siguro pag naaabot ni Yorinmaru ang complete stage ito ay tumatanda din ako. Sa totoo lang ay hindi ako nasisiyahan sa anyo na ito. Napansin ni Gerald Valkyrie ang adult form ni Toshiro, kung saan ay tinanong niya nga kung sino ito. Sa pagkakataong ito ay ipinakilala ni Toshiro ang kanyang sarili. Ayon naman kay Gerald, "Yan ba ang iyong bankay? Hindi, dahil nagamit mo na ito kanina. Ano naman ang ibig sabihin ng pagbabago mo na ito? Sa totoo lang ay wala naman talaga akong pakialam. Yung lalaking lumaban sa akin kanina ay mas karapat dapat na kalaban kaysa sa isang bata na nasa harap ko." Ibinato ni Gerald ang kanyang shield papunta kay Toshiro. Pero ayon kay Toshiro na huwag niyang ibabato ang mga ganong bagay dahil hindi niya hahayaan na mahulog ito sa Serite. Pagkatapos ay agad niya itong pinagyelo. Pero isang pag-atake ulit ang ginawa ni Gerald Valkyrie. Pero sa pagkakataong ito ay ginamit naman niya ang kanyang espada. Pinagtatawanan nga niya si Toshiro dahil ang akala niya ay hindi nito magagawang masira. Pero nagkamali siya sa bagay na yon. Dahil sa sobrang lamig ng yelo ni Toshiro, kahit ano ay kaya niyang pagyelohin at wasakin. Ayon kay Toshiro, "Yan ba ang sinasabi mong pag-asa? Napakawalang kwenta." Dahil dito ay inilabas na nga ni Gerald Valkyrie ang kanyang pana at tatapusin niya na nga si Captain Toshiro gamit ang kanyang kapangyarihan. Pero ayon kay Toshiro, "Isang pana, huli ka na para sa desisyon mo na yan." Ang napakalaking si Gerald Valkyrie ay bigla na lamang nagyelo. Napakabilis ng pangyayari kung saan ay hindi na nga nito nagawang mapigilan. Ayon kay Adult Toshiro, "Sa pagpapakawala ko ng aking Daigorin Yorinmaru ay nagagawa kong pagyelohin ang anuman sa napakabilis na sandali." Pero habang nagpapaliwanag si Toshiro sa bilis ng kanyang bankay sa pagyelo sa anumang bagay, ay bigla na lamang itong nabasag at nagawang makatakas ni Gerald Valkyrie sa yelo ni Toshiro. Ayon kay Gerald Valkyrie, "Hindi mo ako matatalo, ako ay isang sundalo ng Diyos. Ang kapangyarihan mo sa elemento ay hindi sapat para matalo ako. Dudurugin kita gamit ang mga kamay ko." Sa pagkakataong ito ay tatapusin na nga sana niya si Toshiro, pero bigla na lamang siyang natumba. Dahil bumalik ulit sa laban si Saraki at pinabagsak nga siya nito kahit na iisa lamang ang kamay ni Saraki. Pero habang nagsasalita si Gerald at nabigla sa ginawa ni Kenpachi, ay bigla na nga siyang nagyelo ulit. Ayon kay Toshiro, "Tingin mo ba maaari mo lang akong hawakan ng basta-basta nang hindi ka nagbabayad? Sinabihan na kita, Shinigami, hindi mo ako magagawang mapagyelo." Bankai. Chire, Senbon Zakura, Kanyeyoshi.